Talaga bang eye-opener ito sa house leadership o baka naman nagkaroon lang ng confluence of interests? Kasi alam niyo naman yung bakbakan sa pagitan ng mga Duterte at saka ng mga ng Marcos at saka Romualdez. And obvious naman na may kiskisan yung mga nasa loob ng unit team. And di naman kaya nagamit lang. Pero syempre, from your perspective, okay din dahil pinaglalaban nyo na tanggalan ng confidential funds itong ilang opisina ng civilian offices, di ba? Pero in reality, kumbaga, that was a secondary effect or objective. Eh, primarily, parang syempre, nag-aaway kasi yung dalawang ano, powerful political forces. And in a way, nagamit din kayo. Ano pong tingin nyo ron? Well, doon sa comment na nagamit kami, hindi ko yan i-agree, no? Hindi totoong nagamit kami kasi alam naman ng mga tao, alam din naman sa Kongreso ng aming mga colleagues na kami ay independent-minded. Nakikita niyo naman yung mga bills, yung mga panukalang batas na inahain sa Kongreso na kahit na kami na lang tatlo yung umaayaw dito o yung nag-oppose, ay talagang pinaninindigan namin. At itong usapin naman ng confidential funds, hindi lang naman sa ngayong Kongreso eh. In the past Congresses, we have been questioning these confidential funds at saka iba pang mga pork-like na mga funds. So nagkataon lang talaga na talagang meron talagang mali, no, na ginawa ang ano, no, ang OVP at saka yung sabihin ko na yung Office of the President, 'di ba? At saka ng DBM. Kaya kung incidental lang siguro kung nagagamit ito at nagiging sinasakyan ito ng mga politiko ay hindi na namin control 'yon, no. Pero kami, ang purpose talaga natin ay maisaayos at magkaroon ng accountability, transparency, and in general, good governance, no? Yung lalong-lalo na itong paghahawak ng mga pondo. Kung ito man ay nagamit, wala na kaming ano doon, no? Wala na kaming control doon. Oh, I understand. Tama naman 'yan, no? Kaya nga ang premise po ng tanong ko, baka naman kasi nagkaroon ng ano, alignment of objectives or interests kasi for instance, can you imagine na yung house leadership sa suportahan yung push nyo para tanggalan ng milyong-milyong confidential funds ang iba't ibang civilian agencies sa national budget? Napakalaking issue niyan, no? Kung hindi, yes, kung walang girian yung Romualdez at saka yung mga Duterte. I mean, let's be realistic about it, di ba? Yes, oo. At siguro, Christian, I give credit to our vigilant citizenry. Nung dinidiscuss kasi natin ang confidential funds, ang budget, very active ang mga tao na nanonood doon sa mga deliberations natin sa House of Representatives, sa lahat ng committees. Napansin ko ang mga tao talagang very active sila na nagko-comment. Pero hindi nang influence dito yung mga sinasabi ng mga tao, kaya siguro yung leadership, nakita rin nila, no, na talagang sumunod sila doon sa sentiment din ng mga mamamayan. So, tingin ko doon ko rin nakikita, no, Christian, na paminsan-minsan nakikinig din ang leadership natin doon sa ating mga mamamayan. Kasi tulak din yan, no, kung di nila nakikita sa mga social media, kung di nila nakikita yung mga mobilization sa House of Representatives, yung mga sinasabi ng mga tao, ay tingin ko hindi mangyayari yan. So tingin ko nakinig kahit papaano dito sa issue na ito ang leadership ng House. I hope so, Congresswoman Franz, no? Pero kasi medyo cynical ako minsan sa ano, no? Sa good objectives sa ilang mga politiko natin eh. Kasi madaling magpapogi na sabihin, hindi, ginagawa namin yung tama. Honestly, that was the right thing to do, no? Tanggalan ng confidential funds yung mga civilian agencies na wala man talagang direktang ano, no, mandato pagdating sa intelligence or gathering or surveillance. At maganda na ibigay yung pondo doon sa mga ahensya na nangangalaga sa ating interes sa West Philippine Sea. Again, that was the right thing to do. Pero syempre, pwedeng ano eh, nagamit din yung ano, yung public outrage, no, para mas nagkaroon ng excuse. Pero ang primary objective, hindi, gusto namin asarin tong mga Duterte.
and then in the process bida rin sila. I mean, I'm just thinking out loud, no? Pero at least the right thing was done. Tama po ba? Yes, tama ka, Christian. Pero sabi nga natin dito sa ginawa ng small committee, though meron tayong partial victory, sabi natin, babantayan natin ang Senado, ang BICAM hanggang sa mapirmahan ni President Marcos Jr. itong budget na ito. So kahit papaano naman, tagumpay din tayo, Christian, dito sa ating advocacy. No. Nga pala, Congresswoman Franz, matanong ko na rin kayo kasi may mga nadidinig akong ugong, no? Na baka raw may magsampa na impeachment complaint against the Vice President. Isa ba yan sa mga options nyo? May mga nadidinig tayong alingas-ngas na ganyan. Well, wala pa, hindi pa namin yan pinag-uusapan sa makabayan. So syempre kasi, Christian, mahirap itong anong mga ganitong move. Dahil alam natin political move itong impeachment. Although nung binabanggit nga natin ito o yung binubusisi nga natin itong confidential funds, may mga reporters, may mga journalists din, mga nagtatanong. So sabi nga natin wala ito doon sa option pa namin sa ngayon. Oo, yun lang, natanong ko lang sa inyo kasi parang kay yung grupo makabayan, yung parang nababanggit sa alingas-ngas, di ba? Na kung meron mo magko-file from within, most likely makabayan block dahil kayo doon tumutok dun sa confidential fund, di ba? Dahil parang magiging basehan kung sakasakali, no? Di man natin sinasabi mangyayari, ay yung pag-transfer ng pondo, no? Tama po ba? From the office of the president to the office of the vice president. So yun. Yes, oo. So hindi naman namin sinasabi na meron pananagutan dito ang OVP lang. Pati ang OP, sinasabi rin namin openly na meron ding pananagutan dito sa nangyaring ito. At kami nga rin, sabi natin, kung tinanggalan ng confidential funds ang OVP, dapat tanggalan din ng confidential funds, lalo na intelligence fund, itong OP. Kasi wala rin naman silang function na magkaroon ng surveillance or intelligence gathering, or kumbaga ay inadapt din nila yung ginawa ng dating Pangulong Duterte na ganun kalaki rin yung confidential and intelligence fund. So sabi nga natin, dapat tanggalin din ito dun sa OP. Alam niyo ba kung bakit yung binabanggit yung ano na yan? Yung baka naman nagkaroon lang talaga ng alignment of objectives dito. Kasi alam niyo naman, huwag din naman nating ilionize or parang biglang tratuhing hero yung house leadership. Kasi kung talagang hindi pasok sa interest nila yung suportahan yung makabayan block doon sa kagustuhan nitong ipatanggal yung confidential expenses or funds ng mga civilian agencies, hindi naman na nagagawin yan, di ba? So ang madaling basa natin dyan, kasi meron silang girian, di ba? Yung Romualdez and Marcos, tsaka yung mga Duterte, kahit publicly sa mga pictures, sa kangiti sila, merong kiskisan eh. So syempre, pangit naman kung manggaling mismo doon sa house leadership na sila mismo magtanggal. So nagagamit syempre yung public outrage, sasabihin, ayaw ng tao eh. Ganyan ang mga politiko, di ba? Ayaw ng tao eh. Kailangan nating makinig sa mga tao. Pero pag yung sinasabi ng tao, hindi pasok sa interest ng politiko, hindi naman pinapakinggan yung tao eh. Hindi naman gumagana yung tinatawag na representative democracy. So in this case, talaga nagkaroon ng alignment of objectives. And buti na rin kahit papano, the House leadership decided to do the right thing regarding the confidential funds. Pero wag naman tayo masyadong naive, no? Sipin natin, ang babait talaga ng mga kongresista natin. Talagang pinagpipitaganan. Kasi alam niyo po, no, kung babalikan niyo yung iba't ibang mga pangyayari diyan sa House of Representatives, kung talagang ayaw ng leadership, hindi nila gagawin yan kahit ano pang galit niyo. So it's more of an exception than the rule, yung tipong nakikinig sila sa galit ng taong bayan. Pero minsan patigasan talaga eh. So yun nga, bantahin din nyo kasi baka naman pagdating sa Senado, ibalik yung confidential funds ng ibang mga civilian agencies. O kung hindi man ibalik sa Senado, baka naman pagdating sa BICAM, biglang sumulpot uli. So mahaba pa yung proseso, hindi porki kunwari,
nagkaroon ng panalo regarding confidential funds dito sa House of Representatives, hindi ibig sabihin tapos na po yung usapan. Napagdating po sa Senado, tsaka doon sa mismong budget na lalagdaan para sa 2024 ni Pangulong Marcos, talagang tanggal po yung confidential funds. So bantayan nyo pa rin po.